Good day mga kaibigan. For today's video, i-configure po natin yung converged router into a Wi-Fi extender. Ito po. So on my sa dati kong videos, hindi na po siya applicable. Hindi ko lang alam kung bakit ganoon. Siguro yung mga IT ng converged binago yung accessibility. So ngayon, ang model po na to ay ito yung box niya. Model niya, siguro ito yung model niya. Yung EG8145B5. So yun. I-configure lang natin siya mga kaibigan gamit yung ating mobile phone, no? So, simulan na natin. Okay, simulan na natin mga kaibigan. So, una nating gagawin, kailangan muna nating i-hard reset ang router na ito. So, i-press lang natin and then i-hold. Hold press ng mga 10 segundo mga kaibigan. So 5 4 3 2 1. O sige, release. Ayan. So kung makikita nyo, mawawala yung loss na yan. Ayan. Okay. So it means nag-reboot na siya mga kaibigan. Ang natira is yung power. So aantayin lang po natin yan hanggang umilaw yung ating WLAN. Okay, bumalik na yung loss. Kahit wag muna nating i-connect yung papuntang PC. Kahit wag muna natin i-connect tong Ethernet cable na to. Ha? Ito, nakakonnect na to sa PC mga kaibigan. So yan, umilaw na yung kanyang WLAN. So, gagawin na natin, kukonek tayo sa Wi-Fi niya. Okay, simulan na natin. Punta tayo sa setting. And then, connect tayo sa kanyang SSID. Ito, U6QG ang dulo. Yan, connected. Tapos, pupunta tayo sa Google Chrome. Ipapasok natin yung kanyang default na IP address. Yun ay ang 16192.168.100.1. Enter. Ang default username ay root at ang default password ay admin HW, capital H, capital W. So hindi natin yan gagamitin mga kaibigan. Ang gagamitin nating username ay telecomadmin at ang password ay sasabihin ko mamaya sa inyo. Tapusin nyo yung video, huwag nyo i-skip. Okay, log in. Yan. So ganito lalabas mga kaibigan. Ang pipiliin nyo dito on the ONT web page. Yan, check. Next. Skip nyo lang. Skip nyo na lang dito. Then dito, skip. Then dito, return to the home page. Okay. Tapos, punta kayo ng advance. Ayan, mga kaibigan, advance. Tapos, pupunta kayo sa LAN. Che-check nyo to mga kaibigan. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. And then apply.
pag na-check nyo yan, punta naman kayo sa DHCP server. Ang main router ko ay Converge. Magpapalit tayo ng LAN host. Dito lang tayo mamimili. From 192.168.100.2 to 192.168.100.254. So mamimili ka dyan. Sa akin, ang gagamitin ko ay 192.168.100.2. Pero pwede ka naman mamili na 100.3, 100.4, hanggang 100.254. So doon nagtatapos yun. So halimbawa, ang main router mo, ang pagkakaalam ko sa globe, ang subnet niyan mga kaibigan ay 192.168.254.2, no? At nagtatapos siya sa 192.168.254.253, no? Kasi ang globe, ang default niyan ay 192.168.254.254. Oh. Paano naman kung PLDT? Kung PLDT, ang default password ng mga PLDT router is 192.168.1.1. So ang subnet niyan mga kaibigan, 192.168, nagsisimula sa 192.168.1.2 at nagtatapos sa 192.168.1.254. Yan ang pagkakaalam ko dyan sa subnet ng PLDT mga kaibigan. So ngayon, alam na natin kung anong IP address ang ilalagay natin sa LAN host. So, nasa DHCP server tayo ngayon. I-uncheck po natin yung tatlo na to. Yan, uncheck. And then apply. Yon. Tapos, huwag nyo itong kakalimutan mga kaibigan ha. Yung port na yan. Alam nyo, pag hindi nyo chinekan yan, hindi po gagana internet nyo. Kailangan nyo pong chikan lahat yan. Tapos, punta na tayo sa LAN host. Yan. Sa LAN host na tayo. So, ito. Primary IP address. So, papalitan natin yan. So, in my case, ang ilalagay ko 192.168.100.2. And then, yung secondary address, i-uncheck na natin yan mga kaibigan. Okay. And then, apply. Yan. Sabi dito, if all parameters are valid, the system IP address will be changed. Load the page with the new IP address. So, ibig sabihin, isync mo daw yung bagong address na IP address na inilagay mo. So, okay tayo dyan. So, yun. Na-configure na natin. Ang gagawin natin, kailangan nyong patayin yan, yung router na yan. Kasi pag nirektan nyo yung gamit, hindi po gagana yan. Kailangan patayin nyo muna. So switch off, switch off nyo lang. Yung button dito, switch off nyo lang. Yan. O, sige po, patayin natin mga 10 seconds. A few moments later. Yan, umilaw na yung loss. So ito pong Ethernet cable, yung nakasaksak sa LAN 1. Nakakonect na po ito sa main router. Converge din naman yung router ko na main. Ayan.
Tapos itong i-coconnect ko sa LAN 2. Itong UTP cable na to, i-coconnect ko sa LAN 2. Ito. Yan. Nakakonnect na yan sa ano, desktop natin. So yun, try natin mga kaibigan. Connect tayo sa wifi. Hanapin natin yung 6QG. Yan, 6QG. Yan, connected. So try na natin kung may internet na. YouTube. Oh, gumagana na. Meron na mga kaibigan, may internet na siya. Ngayon, tignan natin sa fast.com yung speed. Yan, okay na. 10 Mbps. Testing naman natin sa computer. So yan, try natin sa computer ngayon kung gumagana ba. So nakakonnect na siya dito. Yan, connected na yan. So punta tayo sa Google. Sa Google. Yan. YouTube. Yan, okay na. Okay na, kaibigan. Meron na siya. May internet na siya. Tignan naman natin sa fast.com. Ayan, okay. Magana na siya. So ito na yung iniintay nyo. Ano nga ba yung password doon? Ang password doon mga kaibigan. So yan, ito na inaantay nyo. Username. Telecom admin password admin telecom. So yan guys, yan na natatapos yung video.